bago. Araw po upang tayo ay magkaroon ng devotion sa Panginoon. Upang tayo ay makapakinig ng isang namang devotional series sa araw nito. So, bago ang lahat, akin pong nais na makapag-share po ng isang exhortation about sa papaano po natin mapapangalagaan, ma-empower ang ating po mga pag-iisip, lalo na po sa mga panahon ngayon na tayo po ay nasa pandemic or kahit na walang pandemic, paano po ba natin pangangalagaan ang ating mga kaisipan sapagkat yan po ay isa sa mga napapanahong issue. Lalo na po tayo ay nasa mundo ngayon na atin namang masasabi na nandun tayo sa panahon na pahirap ng pahirap ng pahirap ng pahirap ng buhay. So, nawa ay maging instrumento lamang po ang devotional series na ito upang tayo po ay palakasin ng Panginoon sa kabila po ng mga kahirapan po na ating mga na-experience. So, tayo po muna ay marami pong salamat, Panginoon, sapagkat ikaw po ang gumagawa ng paraan upang kami po ay makapakinig ng iyong salita at muling palakasin ng mga salitang nagmumula sa iyo. Panginoon, gamitin mo lamang po ang iyong salita bilang instrumento upang kami ay magkaroon po ng encouragement and ma-uplift po yung aming mga spirit kung kami man ay nasa mababang aming pakiramdam po ngayon. Lord Jesus, ikaw po ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Okay. Ang aking pong isa-share po sa inyo ngayon ay isa rin po sa very familiar na verse po sa akin. So, ang title po ngayon ay The Renewed Mind. Siyempre, magdaririnig po natin yan. Alam po natin na magagaling po yan sa Romans 12:1-2. Isa po yan sa very familiar nga po na verse kapag yan po ang pinag-uusapan. So, basahin po muna natin ang nakasulat po sa Romans 12:1-2. Ang sabi po, Johnny Pablo, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is that good and acceptable and perfect will of God. So, ito po yung isa sa mga napili ko pong i-share po sa inyo sa araw na ito sapagkat isa po sa ini-issue po sa mga bagong Christians. Ano po? Kahit po sa mga dati na po Christian, ano po? Na yung pagbabago. Minsan, kahit na matagal tayong Christian, hindi ka rin natin ma-accept sa sarili natin na may mga babaguhin pa ang Panginoon sa buhay natin. So, una po, no, na nais ko pong i-share sa inyo na ang pagbabago po ng isip ng isang Christian or ng isang tao po ay nakaligtip po on how we care for our bodies. Mababasa po natin sa verse 1 po na binanggit po dito ni Pablo, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ibig sabihin po, nakalink po ito sa atin kung paano po natin pangalagaan po, i-present po yung ating sarili, hindi lang po sa mga tao, kundi pa i-present po ito sa harap ng Panginoon. So, isa po dito, yung physical issue of our life. So, hindi po tayo just a spiritual being dahil po pinag-usapan natin mga spiritual
bagay. But we are also, we are a physical being. So, meron po tayong katawan na sinasabi nga po sa Bible na ito po ay templo ng Panginoon. So, the renewed mind. Bakit po nakalink ang physical issues of our life sa renewal ng ating pag-iisip? Marami pong mag-testify at mag-a-agree na simula po nung nakilala nila ang Panginoon ay marami pong nabago sa kanilang pamumuhay. Natanggal yung kanilang bisyo, nagbago yung pakikitungo nila sa magulang, naging mabuti yung mga magulang sa kanilang mga anak. But maraming testimonies na masasabi tayo simula nung nakilala natin ang Panginoon. But yung unang-unang sinabi dito is yung pag-present natin ng ating mga katawan sa Panginoon. Ano po, isa rin po itong mahalagang issue ng ating buhay na tinitignan din po ng Panginoon. So, masasabi natin na nagkaroon tayo ng pagbabago ng isip kung meron po pagbabago din po sa pag-represent po ng ating katawan. So, that's why tinuturo po sa ating church kung paano po tayo malalamit, kung paano po tayo i-present ng maayos po yung ating mga sarili, hindi lamang po sa harap ng Panginoon, hindi sa harap ng mga tao. Yung inward and outward holiness na tinatawag, no, hindi naman po yan talaga maihiwalay po sa atin bilang tao, sapagkat maluluwalhati po ang Panginoon kung atin pong may haharap sa Kanya sa mga tao. Kanais-nais po natin pag-represent po sa ating buwan. So, kasama na rin po dyan yung kung ano ba yung mga ini-intake natin. Diba? So, may mga bagay na hindi naman nakakabuti sa ating katawan na hindi natin dapat intake. Dahil, hindi lamang ito nakakasama sa ating katawan, hindi rin naman natin nakakalugdan ng Panginoon. So, yun po ang number one po natin. Mind renewal is linked to how we care for our bodies. Yan po ang una-una po natin issues sa ating life na dapat po natin i-consider. So, pangangalaga po sa ating katawan. And pangalawa po, mind renewal is linked to how we relate to other people. So, ang sabi po ni Paul dito, sa verse 2, no? And be not conformed to this world, but be it transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin, yung conformity kasi, yung hindi naman po masama na makikisama tayo sa agos ng mga pangyayari sa ating paligid sapagkat we are also a social being. But not all activities ng mga tao kung na ating nakakasalabuha is good o magiging beneficial po sa atin. So, ang gusto lamang po dito i-advise ni Paul is hindi lahat, ibig sabihin lahat ng acquaintance na nakakasama mo is you just please them than pleasing God. So, ibig sabihin, i-consider din natin ang Panginoon sa bawat tao na ating nakakasalamuha. Pag Sunday, kasama mo, mga kaibigan mo, Kristiyano. Pagkatapos, kasama mo sa weekdays, mga barkada, mga kaibigan mo, wala sa pananampalatayang kagaya mo. So, ano nangyayari? Kaya in-advise na hindi tayo mag-conform to this world is para hindi tayo mahatak
sa kanilang pamumuhay. Sapagkat iba na nga ang pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. And, huwag tayong matakot na maging kakaiba. Imagine sa dami ng tao sa mundo, ikaw yung kakaiba. Naalala ko nga, yung isang quotation na, they laugh at me because I am different. But I laugh at them because they are all the same. Gets po natin yung gustong ipakita dito na kapag ikaw nakakaiba ka sa karamihan, yung attention ay nasa sa'yo. Ganun din sa Panginoon na pag ikaw ay kakaiba sa karamihan, but yung kakaiba na presentable, yun nga po ang sabi po sa verse 1, no? Na tayo ay presentable sa paningin ng Panginoon. Imagine yung favor na makukuha natin sa kanya. So, hindi naman po masama na tayo po ay makisama sapagkat na po kasama natin sila sa eskwela, kasama po natin yung mga tao sa trabaho, kasama natin sa community ng mga tao. But, conform to their living na kapareho. Parang hindi ka nagbago ng pag-iisip kasi ganun pa rin yung pamumuhay mo. Kagaya pa rin dati, kagaya pa rin yung mga tao na kakasama. So, makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi lamang sa pagbabago natin sa physical, sa pangalagay natin sa templo, binigay ng Panginoon sa atin. Makikita yung kaluwalhatian ng Panginoon na despite na kasama mo yung mga taong dati mo pa rin namang nakakasama dahil hindi mo naman din may iwasan na sila ay makasama dahil kasama mo nga sila sa eskwelahan. But you choose people na makakasama mo, na magiging acquaintance mo. You can, kaya mo panggihan kung ano man yung mga bagay na ginagawa nila na hindi naman yung kaaya-aya nakakalungo sa Panginoon. So, yan po na hindi po sa lahat ng panahon na tayo po ay magko-comply po sa mga tao sapagkat hindi naman po lahat ng mga ginagawa po nila is good and beneficial. So, yun nga po ang advice ni Paul po na hindi po tayo makikisang ayon sa patterns of this world. So, may pattern po ang mundo. So, nandyan po yung mga bisyo, nandyan po yung rebellion, nandyan po yung spirit of complaints, mga ma-encounter po natin kasama po yung mga nasa sarili. So, sometimes, we need to stand out from the crowd instead of being or letting others squeeze us into their mold. Ibig sabihin, hindi po tayo magpapa. Ang meaning ng mold is magpapakulma sa kanila pong behavior. Sapagkat meron po tayong pattern o may nagmumold po sa atin. Kundi yun po ang Panginoon. And yun po yung pangalawa po, yung una is nakalimpo ang renewal of mind sa pagbabago rin po ng ating physical representation o yung pangangalaga po natin sa ating katawan bilang tenyo ng Panginoon. And number two, na ang renewal of mind is related or linked din po how we relate to other people. And pinakalas po, our mind renewal is linked to how we get along with God. So, nandyan po yung spiritual issue naman po ng ating buhay. Yung una po, physical issue of our life. Yung pangalawa, social issue of our life. And yung pangatlo po is spiritual issue of our life. So, we can say na nagbago po yung ating pag-iisip kapag po lagi na po natin concern
palagi ko nating naisip o kinukonsider ang Panginoon palagi sa ating pangalakad, sa ating mga desisyon. Kasi noon, hindi tayo nakakailangan sa Panginoon. Pero kahit matagal na tayo sa Panginoon, sometimes we just boast na ang Panginoon ay nasa sa atin, but really reject our mind kapag ka yung plano ng Panginoon palagi yung pag-please o yung kalugdan natin, yung palagi natin kinakonsider is paano ba Lord na nare-represent pa kita Lord? Am I going along the patterns of this world? Lord, okay pa ba sa'yo itong ginagawa ko? So, we consider ang Panginoon palagi. So, ang renewal ng pag-iisip ay hindi lamang sa physical, dahil Christian ka na, kaya nagbago ka, inalagaan mo ang pinag-iisip sa'yo, na hindi ka nag-iisip sa lamuha sa mga taong alam mo na hindi naman sila pinadala ng Panginoon para mapabuti ka. At pangatlo, na kinonsider mo rin yung makakalugdan mo palagi ng Panginoon sa lahat ng ginagawa. So, yan po yung tatlong bagay na kung saan may papakita natin na our minds are renewed o nagbago po ang ating pag-iisip. So, huwag po tayong matakot na maging kakaiba. Huwag po tayong matakot na to say no. At huwag po tayong matakot palaging i-consider ang Panginoon sa lahat ng bagay sapagkat meron po bibigyan ng mabubuting bagay at magagandang bagay ang Panginoon sa atin. So, yan po ang nice ko pong i-share po sa inyo sa araw. So, tayo po ay manalangin sa pagkatapos po ng ating devotional. So, marami pong salamat Panginoon sa muling pagpapaalala po sa amin. Sa kabila po ng mga nangyayari po sa aming paligid ay ang iyong paningin ay nakatuon po sa amin, Lord God, na iyong pong concern na kami po ay mapabuti sa aming physical na katawan. Hindi mo po nais na kami magkasakit. Hindi mo po nais, Panginoon, na kami, Panginoon, ay mapulaan, na kami ay mapastos, na kami po ay hindi maging mabuti sa paningin ng tao at ganun din sa paningin ng Panginoon. Marami pong salamat, Lord Jesus, na kami po ay iniingatan mo mula sa mga tao na magdi-destroy sa aming pagkatao, Panginoon, na hinihiwalay mo kami dun sa mga tao. Magdudulot po sa amin ang kapahamakan. Tulungan mo lamang po kami pumili ng mga mabubuting tao na makakasanot po namin upang mas maging better person pa po kami, Panginoon. And pangatlo, Lord Jesus, na i-consider ka namin sa lahat ng aming lakad. Not to the patterns of this world, Lord, but yung direction na papunta sa iyo, Panginoon, Lord Jesus. Lord, alam namin may mga pagkukulang kami. Sometimes, we don't do Bible readings. Nakakalimutan namin mag-pray, Lord Jesus, at may mga words na lumalabas sa aming labi sa or naiisip namin, Panginoon, na hindi po para kaaya-aya sa iyong paninig o sa iyong paningin, Panginoon, Lord. Patawarin mo po kami, but and Lord Jesus, i-redirect kami, yung i-renew na po yung aming isip. Lord, hindi lamang renewal dahil tinanggap ka namin bilang Panginoon at nagpapagligtas, kundi renewal dahil alam po namin sa araw-araw ay babaguhin mo kami, sa araw-araw ay pinabago mo kami, sa araw-araw ay pinapagbuti mo kami, Panginoon, bilang mga anak mo. And Lord Jesus,
dalangin po namin na as Christians, alam namin na hindi overnight ang pagbabago. Sana po ma-accept po namin sa aming mga sarili na meron pang mga dapat na baguhin, i-refine, i-renew sa aming buhay, Lord Jesus. Pasimulan mo po ito sa renewing of our mind, Panginoon. Kami po ay yung aming total surrender po sa iyong kalooban ay maging ganap, Panginoon. Dalangin ko ang lahat ng nakikinig na sila ay pagpalain mo, na sila ay baguhin mo, sila ay lubos mo pang gamitin para sa iyong buhay. Sa iyo po namin pinataas ang lahat po ng bagay, lahat ng panwalagyan na papuri po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya, mga kaibigan, mga kapatid, amin po kayong inaanyayahan na i-like po, i-share, at mag-subscribe po tayo sa ating FTJCI Central Church, at click po ang notification bell upang kayo po ay ma-update po sa